Papuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakman. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakman. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na lalong lumalim ang ating pagkilala sa Kanya upang lalong maging matibay ang ating pananalig at pag-asa sa Kanya. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Noe ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalata ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay nilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayo at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain. Ang karneng hindi inalisan ng dugo na sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo. Maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha, ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalata nila ang buong daigdig.
Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot, maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikaw'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanyang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pa't ang iyong alay mahayag? Sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, si Jesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo,
Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y tatakwil at matatanda ng bayan na mga pinuno, saserdote at na mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. Ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay naririto sapagkat tinipon tayo ni Jesus. Tayo naririto sapagkat tumugon tayo sa kanyang paanyaya. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kilala mo ba ang sarili mo? Sino nga ba tayo? Kung hindi natin mauunawaan kung sino tayo, mahihirapan tayong maglakbay sa buhay. Mahihirapan tayong maging masaya sa buhay. At ang magandang tanong din, papaano mo kilala ang sarili mo? Pag tinanong minsan ka na isang tao, sino ka? Ano ang inyong sasagot? Ang sasabihin mo ba sa kanya, kung ano ang ginagawa mo sa buhay? Sapagkat sa ibang tao, ang panuntunan nila ay yung ginagawa nila. Kaya kasabihin ng isa, ako'y tindera, ako'y driver, ako'y doktor, ako'y pari. Ang pagkakilala mo ba sa sarili mo ay ayon sa ginagawa mo? O dili kaya'y ang sagot mo ay kung kanino ka nakaugnay. Kaya sa atin, lalo na sa mga Pilipino, sasabihin mo kung sino yung kaugnay mong may impluensya. Sasabihin mo siguro, ako ang tatay ni mayor. Ako ang kumpare ni chairman. Ako ang kaibigan ng presidente. Na ang pagkakilala natin ay naaayon sa ating kakilala at koneksyon. Marami pa tayong pamamaraan kung paano natin kinikilala ang sarili natin. Sa unang pagbasa, narinig natin, nang nilikha ng Diyos ang mundo, ani mo'y pinakilala din niya ang tao. Matapos likhain ang maraming bagay, sa kanya nilikha ang tao. At ngayon naman,
ipinapakita niya na siya'y bahagi ng kalikasan. Kaya nga inutusan siyang magparami na sa kanya ipinagkatiwala ang mga halaman, ang mga hayop. Kaya dito natin makikita ang kahalagahan ng tao. Ngunit, kung gusto natin lalong maunawaan, sino nga ba ang tao? Sino nga ba tayo? Alam niyo po, hindi lang ang tanong ay, sino ako? Kung gusto raw natin lalong makilala kung sino tayo, ang dapat din daw nating sagutin, sino si Jesus? Sapagkat pag lalo nating nakilala si Jesus Nazareno, lalo din nating makikilala kung sino tayo. Kaya nga sa araw din na ito, bukod sa pinagnilayan natin ang tanong, sino tayo? Tanungin din natin ang ating sarili, sino nga ba talaga si Jesus Nazareno? Sabi ni San Juan Pablo II, ang kaganapan kung sino ang tao ay matatagpuan kay Jesus Nazareno. Sapagkat hindi ho ba itinuturo sa atin si Jesus totoong Diyos at totoong tao. Si Jesus, sabi nga, Jesus is the perfect man. Kaya kung makikilala natin siya, mas lalo nating makikilala ang sarili natin. Kung tutularan natin siya, mas lalo tayong magiging tapat kung sino tayo. Sapagkat si Jesus ang salamin ng tumpak na tao. Sino nga ba si Jesus Nazareno? Siya lang ba yung hingian natin pag may kailangan tayo? Siya ho ba yung kinatatakutan natin kaya ayaw natin magkasala dahil baka parusahan tayo? Dahil baka hindi ibigay yung hinihingi natin? Si Jesus Nazareno ba ay isang guro lamang, katulad ng maraming mga guro? Si Jesus Nazareno ba ay kapantay lang ng ibang mga hinahangaan natin? Kaya pag dumating ang pagkakataon na siya'y isang tabi ng mga kapangyarihan ng mundo, hindi na tayo aalma, hindi na tayo kikibo. Na kapag dumating ang panahon, siya'y laitin ng mga tao lamang, kaya nating tumawa lang, pumalakpak, at hindi mabahala. Sino nga ba si Jesus Nazareno? Siya ba'y tunay na Diyos na hindi lang sa bibig nating sinasabing Diyos? Sapagkat pag sinabi natin siya'y Diyos, siya ang huhubog ng lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Na yung pipiliin natin sa buhay, alam natin, yun din ang pipiliin ni Jesus Nazareno. Ganun ba talaga siya sa buhay natin? Katulad ni Pedro, tama yung sagot niya. Pero hindi niya lubos na naunawaan nang sinabi niyang Mesiyas si Jesus Nazareno. Sapagkat sa bandang huli, sabi nga ni Jesus Nazareno, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Pwede nating sabihin, deboto ako ng Nazareno. Alagad ako ng Nazareno. Ihos ako ng Nazareno. Naniniwala ako sa Nazareno. Pero kung sa puso natin, tayo pa rin ang nasusunod, pamamaraan pa rin natin ang nangyayari. Malungkot mang aminin, hindi pa natin kilala ng lubos si Jesus. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal natin
na lalo natin siyang makilala. Makilala natin si Jesus bilang Diyos, bilang tagapagligtas. At ang ibig sabihin nun, siya ang masusunod sa buhay natin. Siya ang magpapatakbo ng buhay natin. Siya ang gagabay sa buhay natin. Sapagkat lalo nating nakikilala si Jesus, lalo din nating makikilala ang ating sarili. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang Kanyang awa. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit naway, makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Idulog natin ang ipapanating mga kahilingan sa Diyos. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maghihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugon mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na lalong lumalim ang ating pagkilala kay Jesus sa Sareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin ni kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi namin kayo lubos na kinikilala. Patawad po kung kami pa rin lagi ang nasusunod, hindi po kayo. Patawad po kung kami dumudulog lang dahil nangangailangan kami sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kung Jesus, naway igawad mo ang angat kong biyayang mata mo na lumalim pa at mag-ibayo bawat araw. Pagkakita ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo. Sa kapwa ko maging katulad mo.
Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunogin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kalobong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naguudyok sa atin sa misyon, sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Sapagkat ang debosyon natin kay Jesus Nazareno ay tumutulong sa atin upang lalo siyang makilala. Sapagkat pag nakilala natin siya, lalo din nating nakikilala ang ating sarili. Pag lalo natin siyang nakikilala, lalo din natin siyang sinusundan at ating natatanggap ng lubos ang kanyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladadalan mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.